tayo, walang jeep, walang tricycle, walang taxi, walang bus. Mapipilitan po tayong maglakad from Caloocan City hanggang Baysa kung saan located ang ating laundry. Mapapalaban ang mga tuhod at paa natin. Ay, sisimulan na po natin ang paglalakad from Caloocan to Baysa. Gusto ba buo? Oo. Walang bariye. Buo na lang. Talaga. Buo na lang. Lolo mo. Ano, gusto mo bariya o buo? Buo. Buo? Eh, wala rin akong buo eh. Salamat. Ah, sige. Salamat. Palabas na po tayo ng barangay 145. Ay, ito diba? May yung matapat dito. Matapat. Hey, pa, salamat. Bibidyo kita, gwapo ka kasi. Ay, naku. Kaibigan tayo, alam ko eh. Okay lang, vlog to vlog. Okay. Salamat. Nasa MD Castro na po tayo. Ay, medyo malayo-layo pa ang tatahakin natin. Tayo ngayon sa barangay 143. Malolos Avenue po. Ito po tayo sa Malolos Avenue. Papasok po muna tayo sa Red Ribbon at bibili natin ang cake yung bayaw po natin. Alcohol pa. Black Forest nga po ate. Malaki na po. Ito po o, 590 ba to? Ayan, happy birthday. May madadaanan po tayong hindi naman natin masabing kulubi kasi hindi naman humihingi. Kailangan muna nating kumain at pumasok dito sa Jollibee kung saan dila ang sarap. Ano ate, chicken, yung isa with drinks, yung isa without drinks, ha? Yung isa yung 75 lang, yung isa with drinks, ha? 76
76 siya. Ah, 76, sige. Ano pong drink nila? Ah, Coke na lang po. 44 na lang po. Oh, may 44 pa? Hindi po yung number niya po. Ayun. Una po sila. Malimos dahil di naman siya nang hihingi. Pero ibibigay po natin kay Kuya itong Jollibee. Kuya, oh. Ayan, buksan mo. Ayan po si Kuya. Ayan po si Kuya. At least mabawasan man lang natin yung kahit konting gutom niya. Ayan po si Kuya, ang napakabait na guard ng Jollibee. Away, sir. Ay, salamat. Approaching EDSA. Usually, maraming bus dito, pero ngayon, kahit isa, wala. Barangay 139 na po tayo, going to Kapachili. Passenger jeep or kahit anong buwabiyahing transport group. Nako, medyo baha ata. Patay kang bata ka. Lulusong tayo sa baha. Kaya pa kaya? Medyo mahirap na lang pero kailangan. Medyo traffic po. Medyo traffic lang po sa ngayon. At kahit wala yung mga utility jeep, bus or tricycle, grabe pa rin po ang traffic. Grabe, itong portion ng Kamatsili na ito, napaka-traffic. Wala pang mga passenger jeep o bus dito, ha? Partida pa yan. Suspended pa sila. Pero grabe ang traffic. Nandito na po tayo sa North Expressway. Going to Kamatsili. Medyo maluwag po sa gawing portion na to ng Kamatsili. Tingnan po natin sa gawing kulay. Ano po? Abay-bayin mo yan. Tapos tumbukin mo yung EDSA. Tapos, makikita mo yung Monumento Circle doon. Diretso lang po yan. Oo, sa Avenida. Sa LRT, Monumento. Monumento Station, sir. Diretso lang po. Diretso ka lang, baybayin mo yan. Sundan mo sila. Lahat yan pa EDSA. Tapos tuloy-tuloy ka lang, makikita mo yung Monumento Circle. Tumbukin mo yung LRT Monumento. Okay, sir. Salamat. Eto po si Kuya. Another nangangailangan ng tulong. Dali, Kuya. Sana nga po. Ayaw mo, Kuya. Papalat ka pala. Pasensya na po kayo dyan, Kuya. Medyo yan lang nakayanan natin. Ang ano, Kuya, yung hindi lahat papalat. Hira lang. Opo, opo. Salamat. Maraming salamat po. Yan po yung Iglesia ni Cristo. Aso, palopat na po ako. Parang hindi kakayanin. Yan po ang Iglesia ni Cristo. Mga padi, di ko alam kung kaya ko pa maglakad. Pero I try my very best. Dito po tayo ngayon sa tulay ng Kamatsili. Usually traffic dito. Pero ngayon medyo passable yung daan. Wala ka rin makikita ng transportation tulad ng bus, jeep, tricycle. Tuloy lang po ang lakad. Medyo tagaktak na yung pawis natin. Masyadong maluwag. Usually itong lugar na to nakakatakot dahil maraming
snatcher po rito, pero for the sake of vlogging, kailangan po natin gawin. Medyo pinagpapawisan na po tayo ng malapot. Medyo malayo-layo pa. Approximately 1 kilometer before makarating sa laundry. Maluwag po ang North Luzon Expressway. Napakaluwag po. Makikita natin mga bahay sa baba ng kulay na ito. Maraming mga squatters. Pababa na po tayo ng tulay mga padi. Dito po usually maraming tricycle dahil sa MECQ malamang apektado rin po sila at wala po nasa Quirino Highway na po tayo. Medyo malayo-layo pa. Dinaanan na rin po natin itong Teachers Place, 7-Eleven, Mercury Drugs. At iba't ibang establishment. Ayan po sila lahat. Konti na lang po. Konting tiis na lang. Nasabay sa na tayo. Yan po, mga siguro kalahating kilometers na lang po. At nasa laundry na po tayo. Wala pong mga ganong sasakyan ngayon. Dahil siguro alam nila bawal ang mag-travel. Usually marami nagpapalagay ng gas dito pero ngayon talagang wala silang customer. Konting tiis na lang. Medyo hinihingal na po tayo. Ito po ang barangay Balun Bato. Ang dating matraffic na Quirino Highway. Ayan na po siya ngayon. Dahil sa pagbabalik ng ECQ. Butil-butil na po ang pawis natin. Konti pa. Konting tiis pa. Kaya pa naman siguro na tiis. Kalabaw nga lang daw po ang kumatanda. Ayan po. Matatanaw natin ang Jollibee. Ibig sabihin, malapit na po tayo. Ito na po ang Rogers Steel Pie. Konti na lang. Nasa Homart Road na po tayo. Nasa Baysa Proper na po tayo. Ito na po yung 7-Eleven. Ito po yung Cuevas. Ito po mga landmark papuntang Baysa Canto. Petron, Union Bank. And finally, nasa Homart Road na tayo. Yan, konting tiis na lang. Malobat na rin ang phone. Barikoy! Yan po yung MD Tech, kung saan ako dati X-ray Tech. Mon, kaway-kaway mon! Vlog! Subscribe mo ha! St. George! Kaway-kaway ka muna sa vlog ko, St. George! Kuya, kaway-kaway ka rin! Yan! Busy street talaga tong Homart Road na ito. Maraming business sa paligid.
Finally, eto na po tayo sa laundry. Uy, nakarating din. Tuloy po kayo sa munting laundry po namin. Ayun po, napakahirap. And finally, at around 9:45, nakarating din po tayo. Naglakad po tayo from Caloocan City hanggang Quezon City. Almost 3 kilometers po. Masarap ang naging feeling kasi along the way, may mga nakasalubong po tayo, mga less fortunate people na kahit paano ay napasaya po natin at nabigyan po natin ng kaunti. As shown in this video, nakita naman po siguro natin kung gaano sila napasaya ng ating kunting nakayanan. So mga nakapanood na po ng video po namin, huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe, like, share, at don't forget to press the bell icon. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilig sa laundry at sa vlog po namin. Maraming salamat po.